Wag! Parang awa mo na! Wag mo ko patayin! Inubos niyo mga paninda kong balot. Tapos, hindi man lang kayo magbabayad. Kaya itong nararapat sa inyo! Wag! Isang malakas na kalbot sa dibdib ng mga mahabang kuko ng tiktik ang ipinamalas nito sa lasinggerong nakahandusay at nagmamakaawa. Ngayon, nagmamakaawa kayong wag patayin? Ano kayo siniswerte? Bakit? Tingin nyo ba sa akin nagpapakahirap maglako ng balot para lang ipamigay sa mga katulad nyong lasinggero? Humahalakhak na wika ng tiktik. Pagkatapos ay pinakawalan nito ang mahabang dila at hinayaang yun ang kusang gumapang papasok sa lalamunan ng nakangangang lasinggero. Habang mahigpit ang hawak nito sa liig at sinasakal. Saka pa lamang tinigilan at pinakawalan ng tiktik ang lasinggero nang masaid na nito ang dugo sa loob ng katawan. Butot balat na at humpak na ang pisngi ng bangkay nang humandusay ito sa lupa. Matapos kitilan ng buhay ng tiktik ang lalaki, ay hinarap naman ito ang dalawa pang lasinggerong nangangatog at hindi na napigilang maihi sa salwal. Ngayon naman ang isusunod ko, mga matatakaw sa balot! Malakas na sigaw ng tiktik sa dalawang lasinggerong nagmamakaawa. Kahit anong pagmamakaawa ng dalawa, ay hindi yung pinakinggan ng nakakakilabot na tiktik. Kung ano ang nangyari sa unang lasinggero, ay ganun rin ang sinapit ng dalawa. Matapos ang karumal-dumal na pangyayaring yon, ay binitbit na ng tiktik ang basket na wala ng lamang balot at tinahak na ang liblib na lugar ng syudad. Bro, ano? Saan ba ang racket mo niyan? Ha? Nagulat at napalingon si Johnny nang tapikin siya ni Boyet sa balikat. Uy, ikaw pala bro. Teka, ano ba yan nasa basket mo? Balot ba yan? Ah, ito? Oo, maglalako ako mamaya para may pambili akong bigas. Yan nga pala bro, kumusta ka na? Ayos ka na ba? Kamamatay lang ng lolo mo, hindi ba? Pasensya ka na, hindi man lang ako nakadalaw. Ayos lang bro, walang problema, naiintindihan naman kita eh. Tuluyan nang naulila ang binatang si Johnny sa kadahilan ng pumanaw na ang kanyang lolo. Ngunit bago pa man ito pumanaw ay may iniwan itong bertod sa kanya. Noong una ay ayaw pa sanang tanggapin ni Johnny ang iniluwang bertod ng kanyang itinuturing na lolo. Subalit wala siyang magagawa dahil awang-awa na siya sa kanyang lolo. Noong tinanggap na niya ang bertod, ay nakiusap ang kanyang lolo na lunukin niya yon bago pa ito tuluyang pumanaw. Heh? Ano ho, lolo? Gusto niyong lulukin ko ito? Ew! Katiri naman! May lapot-lapot pa yata ng plema itong sinasabi mong bertod. Saka, tingnan mo oh, nakakadiri naman to. May dugu-dugu pa. Tapos, ang baho pa. Hoy, damulag ka. Kalaki mong tao. Huwag ka nang mag-inarte pa dyan. Dali na, lunukin mo na yan nang sa ganun ay mapayapa na akong makapagpahinga. Lolo naman, kaya ko namang lumunok ng kahit ano eh.
Basta, wag lang ito. Nakakadiri naman. Tapos, may sakit pa kayong TV. Paano kung mahawa ako? Ay, lintik ang bata ka. Hanggang sa huling hininga ko ba naman, pahihirapan mo pa ako. Abay, bilisan mo na't lunukin mo na muna yan. Dahil sa kakadakdak ng lolo ni Johnny, wala na siyang nagawa kundi lunukin na ang bertud na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo Canor. Hanggang sa maya-maya pa, ay dahan-dahan ang ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata. Lolo! Lolo! Huwag po kayong mamatay! Marami pa po kayong sisingiling pautang na balot sa mga kapitbahay natin! Lolo! Umiiyak at halos mag-hysterical na si Johnny habang hawak-hawak nito at niyuyugyug ang matanda. Napaubo naman ang matanda dahil sa ginawang pagyugyug ni Johnny. Tapos ay napadilat ito't nanlaki ang mga matang sabay sabing, "Ay, ay! Ay, nako, ungas ka talaga. Utragis kang bata ka. Mamamatay na nga lang ako eh. Ipasisingil mo pa sa akin yung mga pautang." Sige na po, Lolo. Magpahinga na po kayo. Sige na. Ako na nga lang pong balang maningil sa mga pautang natin. Akmang ipipikit na muli ng matanda ang kanyang mga mata. Ngunit, "Hey! Teka nga pala, Lolo. Saan nyo nga po pala inilagay yung notebook na mga pautang?" Sa kahuli-hulihan, ay namatay ng dilat na dilat ang mga mata ng matanda. At tila ba hindi naging payapa at masaya ang kamatayan nito nang dahil sa kanyang apong si Johnny. "Uy bro, tulala ka na naman. May iniisip ka ba?" "Hey, wala bro. Naalala ko lang yung pagkamatay ng lolo ko." Sagot ni Johnny sa tanong ng kanyang nag-iisang matalik na kaibigan sa kanilang lugar. Kinagabihan, habang naglalako si Johnny ng balot sa iskinita, may isang babaeng buntis ang lumapit sa kanya at bumili ng penoy. Hindi mapigilan ni Johnny ang maglaway habang nakatitig sa buntis. Amoy na amoy niya kasi ang sanggol na nasa sinapupunan ng babae, na tila ba amoy hinog na lang kayon. Kaya nang matapos ng bumili ang babae at naglakad na sa parting madilim na iskinita at hindi naaabot ng streetlight, ay sinundan siya ni Johnny papasok doon. Habang naglalakad si Johnny papasok sa masikip na iskinita, ay hindi niya na maintindihan kung ano ang kanyang nararamdaman sa kadahilan ng biglang tumibok ng napakabilis ang kanyang puso. At sunod-sunod ang pagpatak ng mga pawis sa kanyang noo. Pakiramdam niya rin ay biglang sumikip ang kanyang dibdib na naging dahilan kung kaya nahihirapan siyang huminga. Bigla na lamang siyang nawalan ng malay at hindi niya alam kung ano na ang mga sumunod na pangyayari. Makalipas ang ilang sandali, ay bigla na lang nagising si John, subalit yung bertud ng tiktik na ang kumukontrol sa kanyang katawan. Kaagad nang nagkukumahog na tumakbo ang tiktik na nasa katawan ni Johnny patungo sa bahay ng babae. Ngunit kinakailangan nitong dumaan sa taas ng bubungan ng mga kabahayang nakahilera upang hindi ito makita at mahuli ng mga tao. Kung kaya mabilis pa sa alas 4 tumalon ang tiktik ng napakataas papunta sa bubungan. "Sandali na lang at malapit na rin akong makakain ng sanggol."
Natatakam na sambit ng tiktik sa kanyang isipan habang nilabas-masok nito ang mahaba't matulis na dila sa bibig. Noong tuluyan ng makalapit ang tiktik ay kaagad itong naghanap ng butas upang masilip ang buntis. Noong magawi ang paningin ng tiktik sa may higaan ay nakita nitong nagpapahinga na ang buntis, kung kaya mas lalo pa itong natakam. Dahan-dahan nang inilusot ng tiktik ang kanyang matulis at mahabang dila. Hindi na mapigilan ng tiktik ang magalak sa tuwa. Nang tuluyan na nitong mailusot sa duster ng buntis ang matulis nitong dila na malakarayom. Hanggang sa isang malakas na sigaw ang narinig nito mula sa labas ng bahay. Hoy! Lintik ang tiktik ah! Papatayin kita! Mga kapitbahay! Tulong! Inaaswang ang asawa ko! Noong makakuha ng tiyempo ang lalaki, ay malakas na inihagis niya ang kanyang hawak na itak, kung kaya kaagad naman na natamaan ang tiktik sa tagiliran. Subalit, mas mabilis at maliksing kumilos ang tiktik, kung kaya walang kahirap-hirap na nakalayo ito sa mga taong humahabol dito. Tumatagas na ang dugo sa tagiliran ng tiktik, kaya naman nakaramdam na ito ng panghihina hanggang sa nawalan na ito ng malay. Ilang sandali pa ay nagising na lang si Johnny na masakit at kumikirot ang kanyang tagiliran. Kaya napaisip siya kung ano ang nangyayari sa kanya sa kadahilan ng wala siyang natatandaan. Diyos ko, anong nangyari sa akin? Bakit ako may sugat? Anong ginawa ko? Diyos ko, anong nangyari sa akin? Bakit ako may sugat? Anong ginawa ko? Bulong ni Johnny sa kanyang sarili. Ramdam ni Johnny na naghihina na ang kanyang katawan sapagkat nakikita niyang sunod-sunod na ang pagbulwak ng kanyang dugo patungo sa sahig. Bakit may sugat ako? Anong nagawa ko? Nagugulo ang tanong ni Johnny sa kanyang sarili dahil wala siyang maalalang may ginawa siya. Hoy, Gonggong! Napakahina mo mang bata ka. Kakaumpisa mo palang maging tiktik. Mamamatay ka na kagad. Bahagyang nagulat si Johnny nang bigla niyang marinig ang isang boses sa kanyang isipan na sa una ay inakala niyang may taong nakakita sa kanya. Sino ka? Saan ka? Magpakita ka sa akin. Hoy! Ungas! Ako to! Yung tiktik ng Bertud na pinalunog sa'yo ng lolo mo! Bertud? Teka, naalala ko na. Oo nga, yung pilit na ipinalunok sa akin ni Lolo bago pa siya mamatay. Bakit mo ako kinakausap? Anong kailangan mo? Alam mo bata, gusto ko lang namang sabihin sa'yo na kaya ka may sugat dyan sa tagiliran mo dahil hinamon ka ng mga tao kasi gusto ka nilang patayin. Ano? Pero bakit gusto nila akong patayin? Ano bang nagawa kong kasalanan sa kanila? Naguguluhan pa rin tanong ni Johnny sa tiktik. Teka, hindi ko na kaya. Nangihina na ako. Kung ikaw yung Bertud na pinalunok sa akin ng lolo, pakiusap, tulungan mo ko. Dahil hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin at kung anong nagawa kong kamalian. Tugon ni Johnny sa Bertud ng tiktik na kumakausap sa kanya. Ungas! Hoy! Baka nakakalimutan mong tiktik ka. Kaya kaya mong pagalingin ang sarili mo gamit ang sarili mong laway. Dumura siya sa kanyang palad. Saka agad na itinapal sa kanyang sugat ang laway niya. Bahagya pa siyang nandiri sa kanyang ginawa hanggang sa maya-maya lang
ay nakapa niyang bigla na lang nawala ang kanyang sugat at puro na lang dugo ang naroroon. Isang malaking ngiti naman ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang galing! Magaling na yung sugat ko! Gusto kitang turuan kung paano pumatay ng mga tao. Nung sa ganoon ay mas mabilis kang gumaling at mas lumakas ka pa. Aniya ng tiktik sa kanya. Ano? Ako? Magiging tiktik? Ayoko nga. Ayokong pumatay ng mga inosyenteng tao, no? Kung tutusin, ayoko naman talaga maging ganito eh. Napipilitan lang akong tanggapin ang ipinasang bertod ni Lolo sa akin. Dahil naawa ako sa kanya. Isa pa, naghihingalo na kasi siya. Pero hindi man lang siya mamatay-matay. Dahil wala siyang mapagpasahan ng bertod ng pagiging tiktik niya. Hindi ka na makakatanggi pa. Dahil nasa loob na ng katawan mo ang bertod. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, kapag nakaramdam ka na ng gutom at pananabik na kumain ng laman ng tao, hindi mo na mapipigilan pa ang sarili mo. Dahil kusa ka nang magpapalit ng anyo bilang tiktik at mamamalayan mo na lang na may nabiktima ka na. Kasalukuyang naglalako ng balot si Johnny ng mga oras na yon, nagmakasalubong niya si Soledad sa daan. Ha? Johnny? Ikaw pala yan? Kumusta? Bahagyang nakaramdam ng hiya si Johnny dahil sa ganda ng babae. Soledad, ikaw? Nakauwi ka na pala. Nahihiyang tugon ni Johnny dahil sa hindi niya alam kung ano na ang kanyang sasabihin rito. Oo, noong nakaraan pa, may nangyari kasing hindi maganda kaya kinailangan kong umuwi. Teka, kumusta ka na? Ayos naman. Long time no see. Habang nag-uusap sina Soledad, ay napasinghap si Johnny sa hangin na tila ba may napakabangong amoy na humahalimuyak sa kanyang pang-amoy. Nakakatakam ang amoy na ito na parang inaakit siya. Ama, may buntis! Wika ng bertud sa kanyang isipan habang kausap ni Johnny si Soledad. Labas naman tayo minsan. Buntis ang babaeng kaharap mo. Kailin mo ang batang nasa sinapupunan niya. Hindi! Ha? Ayaw mo? Sige, sa ibang araw na lang. Napakasarap ng batang yan, Johnny. Hawakan mo ang tiyan niya. Ano? Ay, ibig kong sabihin, hindi, ano, hindi pwedeng hindi tayo lumabas. Ikaw talaga. Palabiro ka talaga. Sinabing hawakan mo siya. Litong-lito na si Johnny kung ano ang gagawin niya sapagkat ginugulo siya ng bertud ng tiktik sa kanyang isipan at tila ba kontrolado nito ang kanyang katawan. Hanggang sa bigla lang niyang hinawakan ang tiyan ni Soledad na ikinabigla naman ng babae. Ha? Anong ginagawa mo, Johnny? Buntis ka? Bulalas na wika ni Johnny. Paano mo nalaman? Wala, natanong ko lang. Ano ba yan? Kung ano-anong iniisip ko? Pasensya ka na, ha? Paghingi ng paumanhin ni Johnny, bigla namang sumeryoso ang mukha ni Soledad at hinila si Johnny papunta sa isang malapit na upuan at umupo ang dalaga roon. Ang totoo, tama ka. Malungkot na wika ng babae. Kaya ako biglang napauwi dito nang walang abiso dahil nabuntis ako sa ibang bansa. Nalungkot si Johnny nang marinig niya ang sinabi ng babae at mababaka sa mukha nito ang lungkot at bigat na dinadala. Agara namang tumibok ng pagkabilis-bilis ang pulso at puso ni Johnny na parabang may nagwawalang makalabas sa kanyang katawan. Mas lalo pang lumakas ang mabangong amoy na kanina pa naaamoy ni Johnny at ngayon ay napagtanto niyang nagmumula pala ang amoy na yon kay Soledad. Walang sabi-sabi,
ay agad na tumakbo paalis si Johnny at iniwan ang dalaga bago pa makawala at makontrol ng bertud ng tiktik ang kanyang sarili. Nang makauwi si Johnny, ay init na init at balisang balisa siya sa kadahilan ng kinukontrol na naman ng bertud ng tiktik ang kanyang katawan at pilit niya itong nilalabanan. Ah, tama na! Wag! Bulalas ni Johnny para pigilan ang nilalang na pilit sumasakop sa kanyang kaisipan at katawan. Hindi pwede! Ah, tama na! Ayoko na! Nahihirapan na ako! Tama na! Umiiyak na si Johnny dahil sa hirap na kanyang pinagdaraanan at sa kagustuhang hindi biktimahin ang kawawang si Soledad, hanggang sa bigla na lang nawalan ng maloy si Johnny at tuluyan ang nasakop ng bertud ng tiktik ang kanyang katawan. Sa isang madilim na iskinita ay namalaya ni Johnny ang kanyang sariling kaharap si Soledad. Mababaka sa mukha ng babae ang takot at kaba at nagmamakaawa itong huwag siyang saktan. Nang biglang sinunggaban ni Johnny ang walang kaawa-awang si Soledad at dinilita ng loob nito gamit ang matutulis niyang kuko. Nang tuluyan ng bumagsak ang katawan ni Soledad sa lupa, ay doon na lumabas ang matulis at mahabang dila ni Johnny. Walang ano-ano ay agad itong tumusok sa tiyan ni Soledad. Sa di kalayuan sa kanilang kinaroroonan, habang nakakubli sa isang sulok dahil sa takot, ay kitang-kita ng kanyang matalik na kaibigan ang krimeng ginawa ni Johnny. Matapos mangyari ang karumal-dumal na lagim na sinapit ni Soledad, ay namalaya na lang ni Johnny ang sarili niyang nakahandusay sa kanyang higaan sa bahay niya na puno ng dugo. Agad na pabalikwas ng bangon si Johnny nang mapagtanto ang nangyari at kung ano ang kanyang nagawa noong nagdaang gabi. Sapagkat kahit kontrolado ng bertud ang kanyang katawan, ay kitang-kita pa rin niya kung papaano niya biktimahin ang kawawang si Soledad. Hindi to totoo! Panaginip lang to! Tanggin ni Johnny sa sarili, ngunit nagulantang siya nang makita niya ang kanyang sarili sa salamin. Napakarami pala talaga kasi ng bahid ng dugo sa kanyang katawan. At natiyak niyang totoo pala talagang napatay niya si Soledad. Galit na napasabunot na lang si Johnny sa kanyang sariling buhok at sising-sisi kung bakit niya napatay ang babaeng si Soledad. At hindi niya napigilan ang pagnanais ng bertud na mambiktima. Ano ba itong nagawa ko? Hindi! Hindi! Hindi ako ang may gawa nito! Kasalanan mo to, bertud ng tiktik! Ikaw! Ikaw ang may kagagawan! Bakit ko napatay si Soledad? Inis na wika ni Johnny habang nakaharap sa salamin nang biglang nagpakita ang imahe ng bertud ng tiktik sa salaming kinakaharap niya. Huwag mo akong sisihin at hindi ako may kagagawa ng pagpatay mo kay Soledad. Ikaw mismo ang may gawa nun, Johnny! Hindi! Ikaw ang may kagagawa nun! Bakit mo sa akin sinisisi? Ikaw talaga! Pinapalakas ko lang ang iyong katawan upang maisagawa mo ang mga bagay na yon. Kung kaya, huwag mong ibato sa akin ang ginagawa mo. Hindi ba't sarap na sarap ka pa nga sa ginagawa mo? May pangaasar sa boses na tugon ng tiktik. Dahil sa galit ay kinuha ni Johnny ang salamin at ibinato ito at nagkabasag-basag itong bumagsak sa lupa. Agad na nagtungo si Johnny sa banyo upang maglinis ng kanyang katawan. At nagkulong na lang muna siya sa kanyang bahay. Pinilit na lang niyang iwaksi sa kanyang isipan ang nangyari kay Soledad upang makapaghanap buhay siya ng maayos. Balot! Balot kayo dyan!
Pag bumili kayo ng balot, may libreng asin! Balot! Sigaw ni Johnny habang naglalako. May iilan namang mga kalalakihan ang humarang sa kanyang dinaraanan, kaya bigla na lang kinabahan si Johnny. Naisip niyang baka alam ng mga ito na siya ang bumiktima kay Soledad. Hoy! Pabili nga po ng balot! Saka lang nakahinga si Johnny nang mapagtantong bibili lang pala ang mga ito ng balot. Ay, ilan ho? Tatlo sa akin. Pabalot na lang po ng suka. Paggagabi na kasi at sa bahay ko na lang ito kakainin. Ako din, Manong. Dalawa. Balot din. Nakakatakot na kasi yung panahon ngayon eh. Nabalitaan nyo ba yun, mga pre? May nabiktimang buntis daw yung aswang. At kawawa ang sinapit ng babae nung natagpo ang patay na. Oo nga. Nakakatakot na ngayon. Wala pa namang nakakita sa aswang na yun. Kaya hanggang ngayon sigurado kong gumagala-gala lang yun dito. Habang binabalot ni Johnny ang mga balot na pinamili ng tatlong lalaki, iabot-abot ang kaba niyang nararamdaman. Butil-butil na pawis ang tumutulo mula sa kanyang noo. Eh, ito na mga pre. Oh, Manong, huwag po kayong magpapagabi masyado sa paglalako at baka makakasalubong niyo yung aswang. Balita ko pa naman, tik-tik daw ang nambibiktima. Pahabol na wika ng isang lalaki bago nagpatuloy sa pag-alis ang mga ito. Pilit ng ngiti lang ang naging tugon ni Johnny sa nagsalita. Naisip niyang kailangan na niyang magdoble ingat dahil sa lumalaganap na ang balita at tsak niyang magiging handa na ang mga tao sa kanilang lugar. Makalipas ang ilang linggo, habang naglalako siya ng balot, ay nakita niya ang kanyang kaibigan na bumibili sa isang tindahan sa di kalayuan sa kanya. Lalapitan na sana niya ito nang bigla na lang itong nagtatatakbo palayo. Nagmakita siya at kitang-kita ni Johnny ang takot sa mga mata ng kaibigan at namutla pa ito. Hinabol niya ito at nang maabutan niya ay agad niya itong inakbayan at sinabayan sa paglalakad. Nang mga oras na yon ay madilim na at nasa isang iskinita sila na walang katao-tao. Eh, bakit hindi ka na nagpapakita sa akin? Pinagtataguan mo ba ako? Bakit mo ako tinakbuhan? Sunod-sunod na tanong ni Johnny sa matalik niyang kaibigan. Laking gulat naman ng kaibigan niya nang marinig ang mga tanong ni Johnny at agad na binalot na siya ng takot nang maalala ang nangyari kay Soledad. Ano kasi, pre? Ano, pre? Bakit takot na takot ka dyan? Eh, nakita kita, pre. Kitang-kita kita. Ikaw yun. Ikaw ang pumatay kay Soledad. Kabadong-kabadong wika ng kaibigan niya na ikinagulat naman ni Johnny at nagpapintig sa kanyang tenga. Huwag kang maingay. Mukha ka pa namang buntis, bro. Baka madamay ka. Pilit na pabirong wika ni Johnny nang akalain niyang magiging magandang biro ang dating noon sa kaibigan niya. Ngunit mas lalo lang itong nagpakaba at nagdala ng takot sa kanyang kaibigan. Agad niyang iwinaksi ang kamay ni Johnny sa pagkakaakbay sa kanya at tinangkang tumakbo papalayo. Sa takot at gulat ni Johnny na mag-ingay ang kaibigan niya, ay agad na niya itong hinabol. Nang sa di inaasahang pangyayari, ay muli na namang nakontrol ng bertud ng tiktik ang katawan ni Johnny at agad na nagbago ang anyo niya. Nang malapit na niyang maabutan ng matalik niyang kaibigan, ay walang ano-ano. Agad niya itong tinalunan sa likuran na naging dahilan ng pagbagsak ng kaibigan niya sa lupa. Kitang-kita ang takot na itsura nito. Pinipilit pang gumapang upang makalayo sa kaibigan niya na naging tiktik na.
Wag, Johnny! Magkaibigan tayo! Wag! Mga kapitbahay, tulungan niyo ako! Papatayin ako nitong aswag na to! Wag! Dapat ay nanahimik ka na lang kasi, pakialamero! Ikaw talaga! Ganyan nga, Johnny! Tama yan! Patayin mo na siya nang wala ng balakid sa atin! Tama ka, Bertud. Sarap. Yummy. Di naglaon, matapos ang pangyayaring yon, ay tila tuluyan nang nawala si Johnny sa kanyang sarili at nasakop na ng Bertud ng tiktik ang kanyang pag-iisip. Lumipas ang ilang mga taon, ay tuluyan ang tinanggap ni Johnny ang pagiging tiktik at nakokontrol niya na ito na kung kailan niya naisin mag-ibang anyo at mambiktima ay nagagawa niya na ng walang kahirap-hirap. Sunod-sunod na ang mga taong nabibiktima niya at naging hayop na siya sa laman at dugo ng tao. Na sa tuwing nakakatikim at nakakapambiktima siya, ay tuwang-tuwa pa siya. Madalas ay pinapahupa niya muna ang usap-usapan sa kanilang lugar bago siya muling mambiktima at nag-aantay na lamang si Johnny ng pagkakataon na makapambiktimang muli.